Yan. So, after 5 months o mahigit, mga Kapsat, ay dumating na rin po itong pin po natin mula sa Google AdSense. Ito pang magiging topic ko po ngayong araw. Kumusta, mga kakabsat? Welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang po sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka palagi sa mga upload ko. Salamat! So, medyo natagalan akong mag-upload, mga kabsat, dahil na-lockdown nga po ako dito po sa probinsya ng Pangasinan, so hindi po ako nakabalik agad ng Maynila. So naiwan ko doon yung mga ginagamit kong pang-edit, so wala pa akong gagamitin pang-edit ngayon, pero susubukan pa rin po nating mag-upload ng mga videos po natin para at least updated po kayo sa mga nangyayari po dito sa Pangasinan at syempre po dito sa channel ko po. So antabayanan niyo, mga kabsat. So pagkatapos siguro mga 4 na buwan, mga kabsat, or siguro mahigit pa ata 5 buwan, ay dumating na rin po ang ating Google AdSense. So ang magiging topic ko po ngayon is about Google AdSense po yan. So nung nagsimula ako sa YouTube, mga kabsat, after 3 months ay na-monetize na po ako kaagad. Meaning na-achieve ko na po kaagad yung 4,000 watch hours tsaka 1,000 subscribers in 3 months. So na-monetize na rin po ako nung after 3 months, then nag-request na rin po ako ng pin sa Google AdSense. So lumipas siguro mga 5 months, mga kabsat, ay hindi pa rin po dumarating yung pin. So inantay ko pa rin ng another 1 month. Doon nag-monetize na po yung YouTube channel ko po, pero na-deactivate po siya kaagad. I mean, na-demonetize rin po siya kaagad dahil nag-delete po ako ng mahigit 20 na videos. So isa rin po sigurong factor yun, mga kabsat, kaya na-demonetize or nawalan ako ng mga ads sa YouTube. Siguro lesson learned na rin, mga kabsat, na kapag may mga videos po tayo na wag po tayo mag-delete ng mga videos po natin sa YouTube channel po natin, at kung sakaling may mga videos po natin na ayaw nating mapanood in public, ay gawin na lang po natin sigurong private. So ang naging problema sa akin, mga kabsat, ay nag-delete po kaagad ako ng mga videos ko, siguro mga more or less 20 na videos ko, kaya napansin po siguro yun ng YouTube na nag-delete ako. So tinanggal ako or na-demonetize ako ng mga videos ko. So mga kabsat, na-monetize na po yung YouTube channel ko, pero wala pa rin po akong natatanggap na pin. So that was 5 months ago. Then nung na-deactivate or na-demonetize, so inaantay ko pa rin yung pin ko from Google AdSense, hindi pa rin po siya dumarating. Then nitong taon lang, yehey, dumating na po yung ating Google AdSense. Yeah. So itong Google AdSense natin ay galing pa po ng Malaysia. So ito ay binibigay ng mga taga YouTube or partner niya na Google AdSense, para nakalagay po dito yung address. Actually, ang pin lang naman po ginagamit natin para yung pag-apply natin ng monetization. Bibigyan tayo ng 6 na number ng pin na ilalagay po natin nung nag-apply po tayo ng monetization sa YouTube channel po natin. So, parang assurance lang or para alam ng taga YouTube na ang ginamit mong address ay nakapangalan sa iyo or sa YouTube channel mo. So, yun po yung gamit ng Google AdSense. Para mabayaran ka po, kung halimbawang may mga revenue ka na at magbabayad na sa'yo yung taga YouTube, yan, gagamitin nila itong pin number mo, yung ginamit mong pang-apply sa Google AdSense, para ma-verify yung address mo at tama yung pinapadalhan nila ng income. So ganito yung sample na pin, mga kabsat, yan, 6 na digit yan. Then may mga instructions naman dito kung paano mo siya i-activate sa account mo during your monetization application po. Ayan. So madali lang naman po siya, mga kabsat, as long as meron kang 6 na pin. So madali lang po yun, mga kabsat, ma-activate mo na po yun. Then once na magkaroon ka na po ng income, ipapadala na po yung income mo, yung revenue mo dun po sa address na nakalagay mo po. So magagamit po iyan para makapag-withdraw ka gamit ang Western Union o kung saan man yung pinili mo po. Okay po.
So, kung na-demonetize ka naman ka Kapsat sa YouTube channel mo, pwede ka naman ulit mag-reapply after 30 days. Yan. So, every 30 days, apply ka lang ng mag-apply. So, pag nakita ng YouTube partner na okay naman yung mga YouTube videos mo, so, gagawin ka na nilang monetize. Pero pag nakita nilang hindi ka pa accepted sa community guidelines po nila, so hindi ka ulit mamumonetize. So antayin mo ulit ng 30 days para mag-apply ka po ulit ng monetization. Nung na-monetize ako mga Kapsat, ay nakaipon ako siguro ng mahigit 2,000 pesos pa lang. So ang household po natin kasi is, ang threshold po natin pala is $100. So dapat makaipon ka ng 5,000 para magkasahod ka dito po sa YouTube. So that time nung monetize pa po ako, mga nasa 2,000 pesos pa lang hanggang sa na-deactivate or na-demonetize. So hindi ko pa po nakukuha yung 2,000. So nag-reapply lang po ako ng monetization every month until na inaantay ko pa rin. Sana ma-monetize na rin po tayo ulit. At syempre gusto ko rin pong magpasalamat at mag-shoutout sa mga tao na patuloy pong sumusuporta at sumusubaybay po sa atin. Kaya shoutout po kay Sir Marshall Balispin Jr., kay Angel G. Jang, kay Marisa Suprimido, yan shoutout sa iyo Marisa, kay Ma'am Marian Aguila, kay Rena V. Palyon, yan shoutout po sa inyo, kay Miss Marie Salutan, kay Jose Autida Agri TV, yan shout out po sa inyo, kay Remy B, kay Katvence 14 at syempre kay Sir Nilo Angkatan, yan shout out po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayo mga Kapsat. God bless everyone.